natin yung bola natin. Kasi kapapalit lang din natin ang bola eh. Isa sa pinakamalupit na gamit natin yung mga roots, pinakabit natin ay Mutaro. Alrighty, dito na ata tayo sa silang. Malapit na tayo sa secret shop ni Boss Alex. Kaya alam mo mga roots, pag nakita nyo, hindi na to secret. Walay! Ang dami nagpapagawa, sir. Hey, sir. Okay mga roots, so dito na tayo sa secret shop. Pero hindi na to secret mga roots. Tatuntun na natin eh. Ang dami nagpapagawa kay Sir Alex ah. Kawis lang sir. Siguro mga ano, sa kalahat eh. Galing sa Makati. UC, UC on the way. Dito, panggilid no? Nung time na bumiyahe kami ng galing Baler, maingay. Pero nung kinabit na tong Tornillo, nawala yung ingay. Bumalik yung ano niya, hatak niya. Siguro dahil dun sa ano. Saka to, missing out dito. Oh, posible. Sige. Yun, shoutout kay Sir Alex. Yan. Hindi na to secret. Kasi nakita na eh. Silang na to. Silang Patagaytay. Ganun? Patagaytay na. So nung dumiretso sa taas eh. Sabi ko, unti na lang, Tagaytay na ako. 30 minutes pa. Ayos. Sige. Pasa tayo sa loob mga roads. Tilipin natin ang shot ni Sir Alex. May ginagawa kami showroom sa kabila. Hmm. Kasi so, ito ang gagawin itong gulong. Gulong naman. Tapos yung gagawin yung showroom ng ID helmets. Ah, okay. Puro ID lang may kita mo. Dito sila naman yung benta namin dito. Oo. Puro ID. Pupasin mo yung short term siya ng index. Oo. So yung nasa likod may kita mo. Ayan, ang index. Mm. So sila yung late 2006 bata na dito sila. Oo. Nag-ano ata sila, no? Nagbago ng, ano, ng logo. Nabola sila sa Pilipinas eh. Yung mga index na nakikita mo dito, China na yun. Ah, okay. Ngayon, bumalik siya from Thailand. Oo. Yun, nag-remake siya ng pangalan para, ano lang siya, ma-identify na lang siya yung dati. Pero yung mga dati mga index, sobrang itibay nun. Sobra, oo. Hanggang ngayon nakikita ko pa rin sa daan eh. Marami ka pa rin nakikita sa daan eh. May half piece, yung Titan. Oo. Yung may kita mo na sa Caloocan, marami na yung mga Titan half piece. Mm. Pero may half piece na rin sila. Oo. Ito ako, ito ako sila. Ito, magaan. Oo, oh, magaan. Magaan yan, 1.3. 1.3. Oo, so sobrang gaan yan. Kaya nga eh, galing. Kita mo si index, diba, black. Oo. Tapos may palipit dito. Ganyan na siya. Saka yung mga design na sila. Pero lang natin yung Titan 8. Huling nilabas sa Pilipinas, Titan 7. Oo. Ngayon, Titan 8, ilalabas siya. Galing. Ganda, ganda. Tsaka magaan. Isa sa mga nakikita ko sa mga ano, helmet ngayon na magagaan na. Oo. Oh, di ba? Oo. Oh. Ang maganda sa kanya, hindi na siya nagkakalayo kay carbon. Totoo. Sa mga size ng mga helmet, 1.5, 1.6. Totoo. Pinakabigat, mga 1.7 ata. Hmm. Bigat na yun, ramdam na yun. Mga modular. Ah, yung mga modular. Modular. I think hindi mo pa na nakikita eh. Ah, sige, sige. Yung helmet ni Star Wars. Oh. Uy, yung ano. Tingnan mo, ang ganda niya. Ah, baka unique nito ah. Kay ano yan eh. Vader. Oh, solid. Diba? Actually, nung una, nabuwirduhan ako dyan eh. Pero, wow, ang ganda pala. So, yan yung tinatawag na basic look niya. Pero, pag gusto mo maging parang retro pa, ayan siya. Wow. So, may mga ano siya, may mga accessories pa. Oh, kasama na. Pag pinili mo siya kung ayaw mo nang ganito kasi gusto natin pag out of town, 'di ba? Oo. So makaka ano ng hangin. So pwede mo gamitin yung visor. Pwede. Ngayon pag nahali ka bukang ka, dual visor. Nice. Oo nga ano. Solid ah. Ngayon lang nakita ng itong klaseng helmet ah. Oo. Pero ma-appreciate mo siya pag tinitigan, pag tinignan mo siya, parang pero pag tinitigan mo siya, medyo pag tumatagal na-appreciate mo na. Sa picture? Mhm. Bagay siya for the classic bike. Classic bike. Classic. Retro bike, gano'n. Pwede. Eto, gusto ko sana siyang ipa-experience sa'yo. Na, ay, maganda to ah. V-Star Wars version 2. Ang kaganda kasi sa kanya, malakas siya. Oo. Tapos, eto yung ano, MDL namin. Hmm, G-Star din. G-Star din. Parang isang brand lang. Nice. Oh, pakalupit. So dito natin papagawa sinano mga roads, diba? Napaka-solid dito mga roads kasi gagawa nila ng paraan to. So magpapalit tayo ng mini driving light. Ilalagay nila sa loob. So na-excite ako makita kasi dito na ilalagay sa ilalim. So tago siya at hindi nakalabas sa magkabilang gilid yung mini driving light natin. So dito ilalagay sa ilalim. Tapos magpapalit din tayo ng busina kasi medyo may kahinaan yung busina ni Nano, diba? Lalo pag mga stock. Pa-check din natin yung gilid natin para malaman natin kung anong problema.
Alright. Si sir gagawa. Okay, sir. Kaya gagawa, sir. Ayan. So, ito yung ikakabit sa motor natin mga roads. V-Star na busina, version 2. Ganda nung ano nila, no? Ganda nung packaging nila. Kung kalakasan. Tsaka mini driving light. Ayan, G-Star din mga roads. Ayan. Nung bumabihay kasi tayo, medyo malabo na. So, sakto-sakto tong G-Star na ikakabit sa atin. Tsaka yung busina natin, sir, naka-harness na, sir. Tsaka yeah. May sarili sa fuse box. Yun. Yung G-Star war natin. Oo, kumbaga. Ah, okay, mas safe yan mga roads, ha, pag may ganyan. Ha. May sarili siyang ano, fuse box. Dito ilalagay yung ano natin, mini driving light. Kaya nakatago, ang light na nandito, pwede siyang tumama sa mga ano, matikas sa bagay. Yan, diba? Sige kuya, start natin. So wala namang problema eh, kumbaga nilinis lang, madumi lang. Ayan, goods pa. Ayan. Okay naman. So wala mga, so mga roads, wala pang damage yung ano natin, yung bola natin. Kasi kapapalit lang din natin ng bola eh. Kaya, yan lang ang problema. Wala nyo? Okay pa yan? Oo. So madumi lang. Isa sa pinakamalupit na gamit natin yung mga roots, pinakabit natin ay Motaro. Grabe. Okay mga roots, so tingnan natin yung mga ginawa. Yan. At nilagay ni sir dito sa ilalim yung mini driving light natin. Napaka, so gawang G-Star mga roots. Gusto ko sana i-testing natin sa ano, sa labas yan ng umuulan. Grabe, napaka-solid ito mga roads. Yeah. So yun mga roads, natapos din tayo. So, brother, thank you. Ross, thank you. Ay, sige. Ito, sadyak lang. Binigay kay Brad. Parang sa amin yun, sir. Thank you. Hey, brother. Yeah. Bro, thank you sa ano, ha, pag-ayos ng ano, motor. Ha. Salamat. Bro, thank you ah. Thank you. Okay. Salamat. Yeah. Thank you. Hey, Chaser. Thank you. Wow. Shit. Grabe, sir. Ramdam ko yun yung pagkakaiba ng hatak niya kumpara sa anina nun bago tayo dumating dito sa shop. Dito sa secret shop ni Boss Alex, di ba? Solid, man. Solid. Sulit yung pagpunta natin dito mula Quezon City hanggang sa Silang, Cavite. Promise mga road, sobrang sulit ng pagkakagawa nila dito sa motor nating sinano. Hindi ko na ipakita sa inyo yung mga ginawa dito sa motor natin. Pero isa-isay natin mga roads. At masasabi ko mga roads na pwede na tayong bumiyahe ulit ng napakalayo. Pwede na tayong mag-Bindanao or Visayas Loop. Grabe, napaka-solid. Kumbaga ang ginawa sa motor natin mga roads, napakadami. So, nagpalit tayo ng mini driving light. Last time, nakakabit yung mini driving light natin sa magkabilang gilid. Ngayon, ipinasok nila sa loob. Mas maganda siya ngayon tingnan kasi hindi kalat. Kumbaga para sa mata natin, hindi siya kalat, di ba? At nilipat nila yung switch natin dito. So, dati nandito yan sa ilalim. Tapos, try naman natin yung busina. Uy! Lakas, sir! Tuloy-tuloy na ba to? Hindi ko na alam kung tuloy-tuloy tayo, pero try natin. So yun mga roads, so isa yun sa nagustuhan ko dito, yung busina natin, napakalakas. G-Star yung mga roads. isa sa mga kilala at kalidad na busina na meron tayo dito sa atin. Ang G-Star, solid, napakaganda. Napakalakas men. Medyo papansinin na tayo sa daan nito dahil yung stock na busina natin mga roads, medyo tahimik kumpara dito sa gamit natin ngayon. G-Star lang naman yan mga sir. Grabe. Sama na rin natin mga roads yung shock absorber na nakakabit sa likod natin. Kung ako saan napakaswabe ng play mga roads, ang Motaro shock absorber. Dati mga roads, nakikita ko lang to, sabi ko sana makapagpakabit din ako ng ganitong klaseng shock absorber dito sa motor nating sinano. Dahil marami na rin naglabas ang ano, magandang feedback dito sa Motaro shock absorber. Dati naka-stack lang tayo ng shock absorber, pero ngayon nakakabit na ang Motaro. Iyon yung mga ikinabit sa atin mga roads. Siyempre, pinacheck din natin yung ano natin, panggilid, all stock. So, lahat nilinis, napakadumi. Pinalinis natin yung panggilid natin. At lahat naman ay okay pa. Kumaga, all goods pa.
So, yung feeling natin na medyo maingay at medyo mahina yung arangkada nung time na bumabiyahe tayo, ay maaaring dahil lang sa walang tornilyo. O kulang tayo ng tornilyo nung time na bumabiyahe tayo, kaya nagbago yung takbuhan natin. Sobrang pulido ng pagkakalinis na sa panggilid, grabe. Mararamdaman mo yung pagkakaiba ng takbo natin ngayon. Sobrang swabe. At dahil yan sa secret shop ni Boss Alex dito sa Silang, Cavite. Grabe, napaka-solid. Huwag naman na sana umulan, pero feeling ko mukhang okay na. Yan. Whew. Take note din mga roads, may bago tayong helmet na gagamitin. Ito yung ID helmet at RD helmet. Medyo bago sa pandinig para sa iba, pero masasabi ko mga roads na napaka-quality ng gagamitin natin bagong helmet. Napaka-solid nito. Abangan niyo mga roads. Shoutout sa mga taga Cavite, lalo malapit dito sa Silang. Number one recommended ang secret shop ni Boss Alex. Shoutout din kay Brother Ned Adriano. Soon, ride tayo. Yeah. Sama-sama tayo babiyahe. Pakataas ng araw ngayon. Nasa Dasmariñas na tayo. Shoutout sa lahat ng mga taga Dasma. We go, Obi Man. Ganda ng play. Kita nyo yun, may strips tayo na daanan mga roads. At grabe, yung play ng shock absorber natin, napakasabi para akong inahel eh. Sige sir, may busina din po akong ganyan sir. Ganda nga po eh. Pamaya. Try natin paglabas ni sir. Baka sabihin, binubusinaan natin siya. Oho! Let's go mga roads! Maraming maraming salamat at kung umabot ka sa part ng video na to, grabe, meron na naman tayo isang solid na nangyari sa araw na to. Alright, so see you sa next video mga roads. Ride safe, keep safe, yun ang pinaka-importante. Shoutout again kay Boss Alex. Thank you, napakalupit, grabe. So yun lang mga roads, peace!